Hello! Magandang araw! Ako nga palang inyong guro sa araw na ito. Ako, si Teacher Ellen. At ngayon ay makakapakinig tayo ng isang kwento. Pero bago ko simulan ang ating kwento, ay meron muna akong isang katanungan. Mga bata, mahilig pa kayong maglaro? Magaling! Sa araw na ito ay meron akong ikukwento tungkol sa isang batang napakahilig maglaro. Excited na ba kayong malaman ng kwento? Kung gayon, ihanda ang sarili at makinig. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay si Pilong Patago-Tago. Kwento ni Christine Cannon at guhit ni Leo Alvarado na inilimbag ng Adarna. Pilo! Pilo! Saan ka ba nagtatago? Pilo! Pilo! Pumasok ka na sa bahay. Maligo ka na, anak. Kanina ka pa naglalaro sa labas. Nang may biglang narinig si nanay na, Palaga, nay! Di nyo alam, nandito lang ako. Nakatayo ako ng tuwid sa likod ng poste. At may naghahanap na naman kay Pilo. Pilo! Pilo! Saan ka ba naroroon? Pilo! Pilo! Gutom na ang alaga mong isda. Halika, Pilo, at pakainin mo na ito. Papasok na ako sa opisina. Nang may biglang narinig si tatay na, Palaga, tay! Di nyo ako nakita, no? Nandito lang po ako sa itok-tok na kaparador. May naghahanap na naman kay Pilo. Pilo! Pilo! Saan ka na naman? Pilo! Pilo! Lumabas ka na! Malamig na ang tanghalian mo! Kanina pa to nakahain sa mesa. Nang may biglang marinig si Ate Bebeng na, Bula ka, Ate Bebeng! Di mo ako nakita, no? Narito lang ako sa loob ng tambak. May naghahanap na naman kay Pilo. Pilo! 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 Nasaan ka ba talaga? Pilo! Pilo! Kailangan na nating umalis. Nariyan na ang tricycle sa baba. Sige ka, mahuhuli na naman tayo sa eskwela. Nang may biglang narinig si Kuya Ray na, Palaga, Kuya Ray! Di mo ako nakita, no? Nandito lang ako sa gilid ng kama. Dumating na si Pilo galing sa school. May naghahanap na naman sa kanya. Pilo! Pilo! Aalis na tayo, anak. Pilo! Pilo! Bibili na tayo ng pantalon mo. Pupunta sila sa palengke. Nang biglang narinig na naman ni nanay na, Palaga, nay! Di nyo ako nakita, no? Nakasiksik lang ako sa gitna ng mga laruan. Nakarating na sila sa palengke at hinahanap na naman si Pilo. Pilo! Pilo! Nakapili na ako ng pantalon mo. Pilo! Pilo! Halika na at isukat mo kung kasya ito sa iyo. Pilo! Pilo! Nasaan ka ba talaga? Pilo! Nag-aalala na ako. Sabi naman ni Pilo, Bakit kaya di pa rin ako nakikita ni inay? Ang tagal ko nang naghihintay. Nakakangalay. Isang oras na yata akong nakayuko. Sige na nga, lalabas na ako. Hinahanap siya ng hinahanap. Inay! 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 Si Pilo pala ay nawawala na sa palengke. Si Pilo ay may narinig na, Bulaga, Pilo! Nandito na si inay. Akala mo di kita makikita, no?
At dyan nagtatapos ang kwento ni Pilong Patago-Tago. Nag-enjoy ba kayo sa ating kwento, mga bata? Magaling! At ngayon naman ay meron ulit akong katanungan. Sino ang batang mahilig maglaro? Tama! Ang pangalan ng batang ito ay si Pilo. Ano naman ang hilig niyang laruin? Tama! Si Pilo ay mahilig maglaro ng tagu-taguan. At dyan nagtatapos ang kwentong si Pilong Patago-Tago. Sana ay naging masaya kayo sa ating kwentuhan sa araw na ito. Maraming salamat mga bata! Hanggang sa muli!